Good evening po sa inyong lahat, mga kapatid. Alas 8 na ng gabi at tayo po ay dadako na sa ating devotion. I hope you are continuously excited. Andun pa rin yung inyong enthusiasm sa pagpupuri natin sa Panginoon, sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita at sama-sama nating pananalangin. Sana hindi po kayo magsawa. At patuloy po ninyong samahan kami sa gabi-gabi nating pagkakaroon ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. So, awitin po natin ngayong gabi yung lahat sa akin. So, gawin natin itong isang masayang awiting ito para sa Panginoon. Lahat sa akin by Music at Ha. Ang Panginoon ang ating kalakasan. Sa oras ng ating kahinaan. Amen. Amen. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, huwag at siyang kumihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang kalakasan ko. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Yes, Lord. Ikaw ang siyang sandigan ko, muog at siyang kumbihan ko, O Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, isa pa. Ikaw ang kalakasan sa oras ng kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, muog at siyang kuplihan ko, Diyos magpakailanman. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin, ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat for the last sa time, ikaw lamang. Ikaw lamang ang kailangan, pag-ibig mo walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Amen. Ikaw ang lahat sa akin. Tama po yun, no? Ikaw ang kalakasan ko sa aking kahinaan, O Diyos magpakailanman. Ikaw ang siyang sandigan ko, muog at siyang kublihan ko, O Diyos magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y walang hanggan, sapat ang iyong biyaya sa bawat sandali. Amen. Amen. Amen and amen. Sige po, ngayong gabi, tayo po ay dumulog sa Panginoon. Tunay po, O Diyos, patuloy po naming kinikilala na Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming kailangan. Ikaw ay nagsisilbing muog, O Diyos. Siyang kublihan ng bawat isa sa amin. Tunay po na ang iyong pag-ibig ay walang hanggan. Sapat lagi ang iyong biyaya sa bawat sandali. Kaya nga sa gabing ito, Panginoon, Ama, salamat po sa oras na ito. Nagpupuri kami at nagpapasalamat sa inyong mayamang biyaya
sa buhay ng bawat isa sa amin. At sa gabing ito, Panginoon, ang iyong kalooban ang siyang maganap, Lord. Maghari ka sa buhay ng bawat isa. Sa iyo namin ipinapasakop ang aming mga buhay. Salamat po, dumating na yung paghahari mo sa aming mga buhay, sa aming mga tahanan. At naniniwala kami, Panginoon, narito ka sa aming kalagitnaan sapagkat sabi mo nga, saan man may dalawa o tatlo na natitipon sa iyong pangalan, naroon ka sa kanilang kalagitnaan. Lord, mag-manifest ang iyong presence sa gabing ito. Kumilos ka at maghari ka, mangusap ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Katagpuin mo kami, Panginoon, sa araw na ito. Tagpuin mo ang bawat pangangailangan ng bawat isa. Sa mga nangangailangan ng kalakasan, Panginoon, pagkalooban mo kami ng kalakasan. Sa mga nangangailangan ng kaaliwan, aliwin mo kami, Panginoon, sa gabing ito. Sa mga tao nangangailangan ng kagalingan, O God, pagalingin mo kami, Panginoon. At sa mga tao nangihina, Panginoon, ipadama mo ang iyong yakap, O God. Salamat po, O Diyos. Patuloy po naming dinadalangin na nawa po, O Diyos, sa araw na ito, katagpuin mo ang bawat isa. Kaya nga po, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin dahil ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming kalakasan. Lord, dinadalangin ko po ang devotions na ito, naway magbigay ito ng luwalhati sa inyong pangalan. At dinadalangin ko po, Sister Olive, bigyan mo siya ng karunungan, kalakasan na nanggagaling sa inyong Espiritu. Pangunahan mo siya ng inyong Espiritu Santo, O God. At sa mga kasama namin, O Diyos, bawat tahanan na kasama namin sa gabing ito, Lord, basbasan mo po ang bawat isa at ang bawat tahanan, Panginoon, na maranasan ng inyong kapangyarihan. Salamat po, O Diyos, dahil alam namin may gagawin ka sa aming kalagitnaan sa gabing ito. Didinggin mo ang aming mga dalangin at patuloy kang magpapakahayag sa amin ng iyong kalooban. Kaya nga, Lord, tanggapin mo po ang aming papuri, ang aming pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi na ang amen. Amen and amen, amen and amen. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, gusto ko lamang pong magpasalamat sa Panginoon dahil sa kabutihan niya. Bear with us po dahil hindi nyo masyadong maintindihan ang aming pagsasalita at napakahirap po magsalita ng nakamas ng tuloy-tuloy. But anyway, God is really good. Kaninang hapon, sabi ni Pastor sa akin na, bumili tayo ng prutas. Sabi ko, sweetheart, wag na lang. Maghintay na lang tayo. At kaninang hapon, huwag mo sabihin, Daddy, ano nangyari kanina, bago tayo mag-start? Of course, may kumatok dito at... may nagsabit. May nagbigay ng isang piling na saging. So, thank you sa pinadalang saging. Yun. Hindi natin alam kung bakit, kung ano ang gagawin talaga ng Panginoon. Pero kung tayo ay hihiling, alam ng Diyos yung pangangailangan natin, di ba? Bakit nga ba sa... Mula Lunes, Martes, Miyerkules, ang mensahe ng Panginoon sa atin is about righteousness. To be a righteous person. To be a righteous in the sight of God. Ang pagiging righteousness sa pagbibigay, sa pananalangin, ito yung paghahanda sa atin ng Panginoon na kung saan na kung tinanggap mo talaga si Jesus sa buhay mo, ito yung transformation na inaasahan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ito yung paghahanda na ating gagawin hanggang sa dumating si Jesus. Nag-iisip ako kaninang umaga, Lord, paano ko ba iaakma yung mga pinag-aaralan natin sa kapanahunan natin ngayon? Sa mga nangyayari sa bawat kaliwa at kanan, sabi nga ng sister-in-law ko, Ate Olive, bakit ganun? Pahaba ng pahaba yung listahan natin ng mga ipapanalangin natin. Hindi po ba? Nakaka-identify po ba kayo na sa bawat araw,
parang may magchat-chat sa'yo na, pakipag-pray nyo naman ako, please, pag-pray naman yung auntie ko, please, pag-pray naman yung kapatid ko, yung sister-in-law ko, yung brother-in-law ko. Napakahaba na po ng listahan natin. At tayo, God, other people is counting on us. At tayo po bilang isang Kristiyano, paano nga ba natin mapapakita yung kabanalan? At ito yung battle cry ng ating Panginoong Jesus. From Monday, ito yung sinasabi natin na pagbabala na ni Jesus sa bawat isa sa atin, na kung paano natin ipapakita yung kabanalan ng bawat isa sa atin, kung paano natin hindi ipapakita sa tao, kung paano natin ipapakita sa mata ng Panginoon ang kabanalan ng bawat isa sa atin. Kung kabanalan natin sa pagbibigay, na ang tinitingnan ng Panginoon, yung laman ng puso natin, yung motibo natin, why we are giving, na tayo'y magbigay sa kaibuturan ng puso natin, na sa bawat panalangin natin gagawin, hindi natin ito ginagawa para ipakita sa ibang tao, para malaman na we are holier than them, na tayo ay mas banal, mas malapit tayo sa Panginoon. Tayo'y inuudyukan ng Panginoon to be in His presence in the absence of those people who admires us. Na tayo'y manalangin na ang damahin natin yung presensya ng Panginoon. Amen. Hindi yung makita tayo ng mga tao, malaman ng mga tao na tayo ay mas banal kesa sa kanila. Ang kabanalan na hinihingi ng Panginoon sa bawat isa sa atin, it is between God and you and me and us. Hindi nakasalalay ang kabanalan natin sa nakikita ng iba. Nakasalalay ang kabanalan natin sa nakikita ng Panginoon. Ngayong gabi, pagpapatuloy natin yung pananalangin, yung tungkos sa pananalangin. At ngayon naman po, pag-aaralan natin, paano ba tayo mag-aayuno? Paano ba tayo mag-fast righteously? Yung fasting na kalugod-lugod sa Panginoon. Amen. Itinuro na naman ng Panginoon ito para bigyan ng higitan ng katuwiran ng mga iskriba, mga pariseyo, na kung ano yung pinapractice nila, at bibigyan muli ng bagong pananaw ng Panginoon. Paano nga ba tayo mag-aayuno? Ano nga ba ang pag-aayuno? Ngayong gabi, tutunghayan po natin ang ating pag-aaral sa Matthew 6. Nahihirap. 16. Sandali lang po. Matthew 6, 16 to 18. Hilingan ko po si Pastor na basahin sa atin. Matthew chapter 6, verse 16 to 18. Whenever you pass, do not put on gloomy face as the hypocrites do. For they neglect their appearance so that they will be noticed by men when they are fasting. Truly I say to you, they have their reward in full. But you, when you fast, anoint your head and wash your face so that your fasting will not be noticed by men, but by your Father who is in secret. And your Father who sees what is done in secret will reward you. Thank you, Pastor. Jesus is expecting us to fast, to give, and to pray righteously. Ang tanong, ano ba tong fasting? Kasi po yung iba na nabaguhan dito, hindi po alam kung ano ba yung fasting. Ikaw, Daddy, ano ba yung fasting? Pag sinabing fasting, ibig sabihin mabilis ka. Fast yun di ba? Mabilis. Ay, nandito pala. Fasting. Ah, fasting. O, ang fasting po, mga kapatid, ay ibig sabihin nun, literally, ay hindi ka
kakain. Pauline, hindi ka raw kakain. Kaya mo ba yun? Sometimes. It is giving a food na hindi ka kakain, pero hindi doon natatapos ang fasting. Kaya ka hindi kakain, kasi imbis na kakain ka, gugugulin mo ang oras mo sa pananalangin. Kasi yung iba, mayroong connotation na ang fasting, hindi lang kakain. So, ang gagawin nila, hindi kakain, manunood na lang. And that is not fasting. Ang fasting po is giving up food to focus on seeking God over some matter. Ano pa, Dad? Ano pa ang fasting? Wala ka, hindi mo alam. Pauline, ikaw nga, ano ba yung another, ano ba ang fasting? Ano? Spiritual discipline. Spiritual discipline to enhance our prayer life. Ito yung disiplina ng spiritual discipline na ginagawa mo to to enhance your spiritual life. Marami po kasi na they do it regularly. They do it twice a week or kaya once a week. Nasa sa inyo po yun kung ano yung devotion mo. Yung iba ginagawa para pagpapayat. Yung iba naman, ang motibo nila para pumayat. Kaya magka-fasting na lang ako para pumayat ako. Kailangan ko yatang maraming fasting na gawin. Isa pa rin po is fasting was one way to identify with the pain and struggle of the poor and suffering. And fasting usually accomplished by prayer as an expression of sorrow for sin. Kaya tayo nananalangin na may pag-aayuno. Ito yung expression ng ating pakikiisa. Identify. Pakikiisa saan? It is a prayer of expression of sorrow of sin. Yung bang kalungkutan mo dahil sa mga kasalanan mong nagawa. Ang mga iskriba po at ang mga pariseo, nagkakaroon po kasi sila ng annual public fasting during the Day of Atonement. Ito po yung ginagawa ng lahat ng mga mananampalataya ng mga Jews. Once a year na ang lahat public fasting during the Day of Atonement. Nagpa-fasting sila. At ang mga, aside from the public fast, nagkakaroon din sila ng private fasting. Yung fasting nila sa kanya-kanya. Ang mga Pharisees, nagkakaroon sila ng twice a week na pagpa-fast. Every Monday and Thursday, nagpa-fast sila. Pero ano pa ang sinabi ni Jesus na ginagawang fasting na ginagawa ng mga scribes and Pharisees? Sa atin pong binasa, may dalawang klaseng fasting tayong nabasa. Pauline, ano yung dalawang klase ng fasting na nabasa natin sa Bible kanina? Hypocritical fasting at saka righteous fasting. Hypocritical fasting and righteous fasting. Eto na naman, may dalawa na naman tayong paradigm. May dalawa na namang modelo na ibinigay sa atin si Jesus. Tungkol dito sa pag-aayuno, mayroon daw hypocritical. Ano ba yung mga ginagawa ng mga hypocritical fasting? Christ described how the religious leaders commonly abuse the discipline of fasting. Ano yung unang, Daddy, ano yung una? Ay, sorry po, hindi pala, ano. Verse 16. Whenever you fast, do not put on a gloomy face as the hypocrites do, for they neglect their appearances so that they will be noticed by men when they are fasting. Yung po kasing kostumbre
na ginagawa ng mga Pharisees, ang ginagawa nila, naglalagay sila ng ashes sa mukha nila. O kaya flour sa mukha nila. Yung aim nila doon, para daw hindi sila makilala ng ibang tao. Makilala ng ibang tao. E pag halimbawa, nakakita ka ng mga tao na may maraming ashes sa mukha or kaya flour, hindi ba the more silang marerecognize na kahit bang may ashes yan eh, makikita na, ay si Pastor Arnel nag-aayuno. Napakabanal naman niya. They are easily recognized. Yung kanilang motibo na kunwari, eh hindi makita ng ibang tao, pero sa katotohanan lang, imbis na hindi sila makita na sa kanilang ginagawang pagpa-fasting, behind their, at the back of their mind, para makita sila na sila ay banal, na sila ay nagpa-fasting. Kaya ginagawa nila yon, ang ginagawa, ang mukha nila ay very gloomy, very sad, na ang ginagawa nila ay hindi na sila nagsusuklay, ang ginagawa nila ay hindi na sila nag-aahit ng balbas nila para ipakita na they are fasting. They were fasting. Ang isa sa sign ng hypocritical fasting is they want to show off, magpakita in their outward appearances. They want to make it obvious, to put on a gloomy face. They try to, with a sad appearance, and try to look miserable. Ito yung mga ginagawa ng mga scribes and Pharisees. Sana nai-imagine nyo yung mga description na ginagawa nila. Sa palagay mo, Pauline, bakit nila ginagawa itong mga bagay na ito? They want to be noticed by men for their fasting. Yun ang motibo ng mga hypocritical fasting. Ito yung mga ginagawa nila kaya sila nagpapamukhang miserable because they want to be noticed na sila ay nagpa-fasting. And they want to be admired by men for their fasting. They did those acts to be seen and praised by man instead to honor God and receive His approval. Sabi sa verse 16, truly I say to you, they have their reward in full. Kung ang mga iskriba, pariseo, ganun sila, nag-fast, nakuha na nila ang praise, nagpakita na sila ng kabanalan nila. Sabi ng Panginoon, they receive their rewards in full. Parang vanity lang eh. Pakitang tao lang ang ginagawa nila. Pero bakit, anong sabi ng Panginoon? So verse 17. But you, when you fast, anoint your head and wash your face so that your fasting will not be noticed by men but by your Father who is in secret. But, ito yung contrast ng hypocritical fasting to a righteous fasting. Ito yung sabi ng Panginoon, ngunit kayo ang tunay, ang banal na pag-aayuno. Anong requirement nila? Niya? Anoint your head and wash your face. Ano pa ibig sabihin ng anoint your head? Yung anointing daw ng head, nagsisignifies yon ng joy. Na ang joy ng forgiveness, repentance, salvation na meron ka. Kaya ka mag-a-anoint ng hair mo, ng head mo, mag-wash ka ng face. Anong ibig sabihin yun?
Let your fasting be natural and don't make it obvious at a normal life. Sabi niya, anoint your head and wash your face. Ibig sabihin, normal lang. Wala kang gagawing kakaiba para mapansin ka na ikaw ay mas banal. Ikaw ay nag-aayuno. Kasi pag nakita ka na ng tao na, ay, nag-aayuno si Pauline. Napaka-righteous naman ni Pauline. Napaka-banal naman. Napaka-bait naman bata niyan si Pauline. Pag ganun at pinakita mo sa ibang tao, wala ka ng aasahan pang gantimpala mula sa kalangitan. Ano pa ang prescription ng Panginoon sa righteous fasting? Let no one notice you that you are fasting. Hindi ka mahalata, hindi mo ipagkakandala ka, ipia-announce na, i-advertise na, nagpa-fasting po ako. Tayo po, nagpa-announce ng fasting, pero hindi ko sinasabi na pinagmamalaki, ay, nagka-fasting po ako ngayon, kaya po, tingnan nyo kung mas banal kesa sa inyo. Hindi po ganun. Ang gusto ng Panginoon, mag-ayuno ka nang hindi ka nakikita ng ibang tao. Napapansin. Nagpapapansin o napapansin ng ibang tao. And we are to fast for the Father's reward. And your Father, let your Heavenly Father who sees everything will reward you. Na ang hinihintay mong gantimpala ay hindi magmumula sa tao. Ang hinihintay mong gantimpala ay magmumula sa Panginoon. Sa tatlong araw nating tinalakay yung righteousness sa pagbibigay, sa pananalangin, sa pag-aayuno. Gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin, maghanda po tayo na anuman ang gawin natin para sa Panginoon, ibigay na natin ang lahat. Itaya mo na yung pamatot panabla mo. Ginawa mo na lang din, gawin mo na ng tama. Nagbigay ka na lang din, magbigay ka na ng tao sa puso. Manalangin ka na lang din, manalangin ka na sa ating Ama sa Langit. Mag-fasting ka na lang din, mag-fasting ka nang hindi ka nagahangad ng papuri at paghintay na ma-praise ka na ikaw ay banal. Ang kabanalan po natin, ang Panginoon lang ang dapat makakita. Ang Panginoon lang ang motibo ng puso natin. Ang Panginoon lang ang ipi-please natin. Kung makita man at mapansin ng iba ang ating kabanalan, ito'y nagmumula sa ating puso na mag-i-spill over lang sa ating buhay. Hindi yung kaya kang ginagawa yung iba. Ginagawa mo yung mga bagay na ito para mapansin ka ng ibang tao. I am encouraging everyone sa mga kapanahunan pong ngayon. Hindi na po ito ang panahon na tayo maglalaro. Hindi na po ito ang panahon na tayo magiging ipokrita. Hindi na po ito ang panahon na para sige lang, okay lang. This is the right time for all of us to do what is right in the sight of God. Magpakatotoo ka na. Magpakatotoo po tayo. Let's do everything to please our God. The hidden fasting will be seen and rewarded by the Father. Yung reward na hinihintay natin ay manggagaling sa ating Panginoon. Reward for us to be blessed. Reward for us to be answered by God. Reward to us by the Father to feel His presence in our lives. Ito po ay sapat na sa bawat isa.
mapapagtagumpayan po natin. Sabi nga ng preaching ni Pastor the other Sunday, His presence is our power. Ano man po yung mga pagsubok na pinagdadaanan natin ngayon, mapapagtagumpayan po natin. At ang journey natin hanggang dumating sa Panginoon, magkaroon tayo ng kabanalan sa ating mga buhay. Marami pong salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa gabing ito. Sige po, muli tayong dadako sa pananalangin at itutuon natin yung ating panalangin na may pasasalamat, pagpupuri sa Diyos. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng paalala na iwaksin na namin yung mga mapagkunwaring gawain na panlabas lamang, na ang layunin ay laging nagpapapansin lamang sa ibang tao o tinatawag na pakitang tao upang hangaan ang ibang tao. Sa halip, Panginoon, sa gabing ito, patuloy mo kaming tinuturuan na sa aming pong pagbibigay, sa aming pananalangin, maging sa aming pag-aayuno, ginagawa namin ito lahat dapat sa ikaluluwalhati lamang ng inyong pangalan. Gawin namin ito ng buong puso na kung saan hindi na kinakailangan pang ipaalam sa iba. Kung hindi ikaw lamang, Panginoon, ang natatanging nakakaalam ng mga bagay na ginagawa namin na kabutihan, Panginoon. Lord, salamat po for reminding us na ito yung mga bagay na kinalulugdan mo. At nangako ka, Panginoon, ikaw ay maggagantimpala dun sa mga taong palihim kung gumawa ng kabutihan, palihim kung gumawa ng kabanalan. Kaya nga po, Diyos, sa gabing ito, masumpungan mo nawa ang bawat isa sa amin. Nang buhay namin ay naaayon sa iyong salita. Ito yung bagong pamumuhay namin sa iyong kaharian. Ito yung pamumuhay sa iyong kaharian na dapat naming isabuhay, O Diyos. Kaya nga sa gabing ito, Panginoon, salamat po for reminding us sa mga katotohanan ito. Aming Ama, pinupuri ka namin. Amen. Niluluwalhati ka namin. Glorify. Banal ang iyong pangalan. At dalangin po namin, Panginoon, patuloy mo kaming pagharian. Patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa. Ang iyong kalooban, Panginoon, ang mangyari sa buhay namin. Panginoon, inaamin namin, O Diyos, kailangan namin ang iyong paghahari sa aming mga buhay. Sinasabit namin sa iyo ang aming mga buhay, ang aming mga pamilya. Dinadalangin po namin na nawa po, O Diyos, sa araw na ito, maghari ka sa bawat tahanan na nire-represent namin. Lord, give us this day our daily bread. Panginoon, bawat tahanan ay may kanya-kanyang kahilingan sa inyo. Kami po sa aking family, dinadalangin po namin ang kagalingan para sa aking buong pamilya, O Diyos. Para sa aming anak na si Dr. Jairus, O God, dinadalangin namin ang iyong healing touch sa kanyang buhay, Panginoon. Gumawa ka ng himala sa kanyang buhay, Lord. Let your covering presence, O God, be upon him. Pagalingin niyo po siya, Panginoon. Salamat po, O Lord. Alam namin, O Lord, na igagawad mo ang kagalingan sa aming anak. Kasama ng mga taong may mga karamdaman sa gabing ito, O Diyos. Dinadalangin namin si Brother June Tubera, O Lord, sa kanyang dengue. Si Brother Suste, O God, na nagpa-check up dahil ang kanyang
meron din siyang karamdaman, maging ang kanyang mga magulang, Panginoon, ay pinagkakatiwala din namin sa iyo. Si Sabrina, ang nakababatang kapatid, O God, ni Brother Sean, idinadalangin din namin siya sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami, O Lord, na didinggin mo ang mga dalangin ito, O God. Dahil alam namin, Panginoon, may plano ka sa buhay ng bawat isa sa kanila, O God. Panginoon, salamat po dun sa mga pre-request namin na tinugon mo na, O God. Sa mga kagalingan ng aming mga kapatiran na idinalangin. Sa magulang ni Brother Gilbert na nakalabas na ng ospital, salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin sa kagalingan ginawad mo sa kanya, O God. Panginoon, patuloy po din namin dinadalangin sa iyo, Diyos. Ang mga tao may karamdaman sa oras na ito. Ikaw po ang nakakakilala sa kanila. Batid mo ang kanilang mga kalagayan, Panginoon. Hinihiling po namin, O Lord, patuloy mo pong bigyan ng kalakasan ang bawat isa sa kanila. Yung mga mahal namin sa buhay, yung mga kaibigan namin, kakilala namin, na ngayon ay merong iba't ibang uri ng karamdaman. Panginoon, have mercy upon their lives, Lord. Patuloy din po rin namin idinadalangin ang mga doktor, Lord. Alam namin, Panginoon, sila'y exposed sa mga pasyente nila. Ingatan niyo po sila, Panginoon Diyos. Even yung mga nurses, even yung mga hospital staff, O God. Panginoon, have mercy upon their lives. Patuloy niyo po silang bigyan ng kagalingan ng gagaling sa inyo. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Lord, dun sa mga tao na sa mga oras na ito na maring nasa ospital o maybe nasa kanika-nila mga tahanan, dalangin po namin ang iyong patuloy na pag-iingat sa buhay ng bawat isa sa kanila. Let your covering presence, let your healing touch be upon their lives, O God. Kay Nanay Esther Alcantara, Panginoon, dinadalangin po rin namin siya sa iyo, O God. Patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan at kagalingan na nanggagaling sa inyo at ang kanyang buong sambayan, O God. Hallelujah, 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 hallelujah. Ganon din si Tita Leet, ang aking nag-iisang tita na mayroon ding karamdaman, Panginoon. Idinudulog namin siya sa iyo sa mga oras na ito, Lord. Ang iyong kagalingan ay igawad mo sa kanya, Panginoon. Ang iyong kalakasan ay igawad mo sa kanya, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, sa gabing ito, pagpalay mo po si Step Mark Sain na nasa ibang bansa. Ingatan niyo po siya at pagpalain. Si Karika Castillo, Panginoon, dalangin ko po ang iyong patuloy na pag-iingat sa kanya. Ganon din kay Cecilia Madronio, O Lord, idinadalangin ko po na naway patuloy mong pagpalain ang kanyang buong sambahayan. Si Nanay Lolita Rimas, si Tatay Ador, si Edna, Panginoon, pagpalain mo po ang tahanan nila, Panginoon Diyos. Si Tita Judy, Tito Ben, dalangin po rin namin na ingatan niyo po ang kanilang buhay, Panginoon. Let your covering presence be upon them. Si Mabel Makadangdang, O Lord, sa Bulacan, dalangin po namin ang iyong pag-iingat at pagpapala din sa kanyang buhay, Panginoon. Si May Ann Lanusa, O Lord, and Melody Lanusa, Panginoon, idinadalangin po namin ang kanilang pamilya, O Diyos. Ganun din si Sister Justa Jan, kasama ng kanyang asawa, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na magpala sa buhay ng mag-asawang ito, Panginoon Diyos. Si Kabet Del Rosario, O Lord, dalangin po namin ang patuloy mong paghahari sa kanilang mga buhay. Ganun din po, Panginoon, si Kabolong, si Boyong, O Lord, at ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Maghari po kayo sa kanilang tahanan, O God, at maranasan nila, Panginoon, ang iyong mayamang pagpapala sa kanilang buhay.
Sister Josepa Kulanay, Tatay Edmundo, maging ang kanyang mga anak, lalo na si Jesusa na inihahanda ang kanyang sarili sa kanyang open heart surgery, O God. Pagpalaay mo po ang Kulanay family. Bigyan mo sila ng kalakasan nang gagaling sa iyo. Si Ka Edith Digia, Lord, patuloy po namin dinadalangin siya sa iyo, Panginoon, sa oras na ito. Ganon din po, O Panginoon, si Jane Dingo. Lord, ikaw po higit na nakakaalam ng kanilang mga kahilingan at mga pangangailangan, Panginoon. Tugunin mo po ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Si Mylene Villafania, O God, patuloy niyo pong pagpalain ang kanilang pamilya at ang kanilang tahanan, O God. Si Fe Santos, Lord, patuloy din po namin itinadalangin ang kanyang buong pamilya, O God. Salamat po, O Diyos, dahil kasama namin si Jovita Del Rosario, O God. Kamag-anak din po ni Sister Olive sa Bulacan. Salamat po sa mga kamag-anak ni Sister Olive na patuloy na sumusubaybay at nakikiisa sa panalangin ito. Pagpalain mo po sila. Si Rochelle Mendoza Ocampo na nasa Israel, Lord, ingatan niyo po yung kanyang trabaho. May your covering be upon them as well. Si Arian Jane, O Lord, dinadalangin po namin na naway abutin niyo po anuman ang kanyang mga kahilingan, anuman ang kanyang mga pangangailangan, Lord. Ganon din po si Sister Paz Daulayan sa Nueva Vizcaya, O God. Maging yung kanyang pamangkin, O God, na si Brando, O Lord. Dalangin po namin ang iyong patuloy na kalakasan, pagpapala sa kanilang buhay. Ganon din si Dayanara Mendoza, Lord. Lord, alam ko may plano ka sa buhay niya at pagpalain mo rin ang kanyang buhay, O God, anuman ang kanyang mga kahilingan. Si Saul Lopez, Lord, nakasama namin sa gabing ito. Abutin niyo rin po ang kanyang pamilya at naway pagpalain mo po ang kanyang tahanan, Lord. Si Kuya Bobby Gonzalez, salamat po sa kanyang buhay. Salamat po kay Ate Percy at sa kanyang mga anak. Maghari ka sa kanilang tahanan, Lord. Si Jocelyn Ortiz, O Lord, na Taganobaliches, pagpalain mo po ang aming kapatid na ito, anuman ang kanyang kahilingan, abutin mo po siya, Panginoon. Sister Violeta Bertuccio sa San Juan, Batangas, Lord, Panginoon, pagpalain mo po ang aming kapatid na ito at ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Ganon din, Sister Glenda Martin, Lord, dinadalangin po namin siya sa iyo, Panginoon. Salamat po sa buhay ni Ate Glenda. Pagpalain mo po siya yung kanyang trabaho sa clinic o sa hospital, Lord. Ikaw po ang mag-ingat sa kanya. Ganon din si Auntie Maria, Panginoon. Patuloy mo po siyang bigyan ng kaaliwan, kalakasan sa pagkamatay ng kanyang ina, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming kapatid na si Auntie Maria, Lord. Ganon din, Panginoon, si Annalyn Flores sa Israel. God, salamat po sa panibagong buhay na binigay mo sa kanya sa panibagong taon. Salamat po sa kanyang naging kaarawan. Ganon din, Panginoon, si Kuya Ray Gonzalez. Dinudulog po namin siya sa iyo at ang kanyang buong family, Panginoon. Pagpalain mo po si Kuya Ray, dinggin mo ang kanyang mga dalangin. Ganon din si Myla Tubera, Lord. At ang kanyang buong pamilya, si June, ang kanyang mga anak, Panginoon, lalo na si Angelo, Lord. Ingatan niyo po ang buong Tubera family, O God. Hallelujah, hallelujah. Ganon din po kay Mary Jane Deguia Perez sa Bulacan, Lord. Dinadalangin din po namin ang iyong patuloy na pagpapala sa kanya, sa kanilang tahanan. Dinggin niyo po ang kanyang mga panalangin. Si Maribic Bella Senior, Lord. Salamat po sa buhay ng aming kapatid na ito. Nakasama namin siya gabi-gabi. Palaguin niyo po ang kanyang spiritual life, Lord. Si Brother Buds Israel, O God. Salamat din po sa buhay ng aming kapatid na ito. Ikaw ang patuloy na kumilo sa kanyang buhay at sa kanyang buong pamilya. Ingatan niyo po sila. Si Marie Garcia, Lord, dalangin ko po ang iyong patuloy na pagpapala sa kanilang buhay, sa kanilang pamilya, Panginoon. Ganon din si Rosalie Ancheta, Lord. Oh God, alam namin walang aksidente sa inyo. Kayo po ang kumilo sa kanyang buhay. Si Risa Poseido at ang buong Poseido family, Lord. Si Brother Al, oh God, si Nanay Sean, oh Lord, maghari ka sa kanilang buong pamilya, sa kanilang tahanan. Ganon din kay Ate Tess Del Rosario, kay Tisha,
kay Joshua, kay Jade at ang mga bata, Panginoon. Ikaw po ang mag-ingat sa kanilang lahat, O God. Hallelujah. Si Arian Jane, idinadalangin din namin siya sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw ang higit na nakakaalam ng kanyang pangangailangan. Abutin mo siya sa oras na ito. Si Perlette Tersol, dinadalangin din namin. Alam namin, Panginoon, hindi po aksidente na siya'y kabilang at kasama namin sa devotions na ito. Hipuin mo po ang kanyang puso, ang kanyang buhay. Si Monique Palitayan, Lord, sa gabi-gabi na kasama namin ang aming kapatid na ito, alam namin, nangungusap ka sa kanyang buhay, O Lord. Si Jess Del Rosario, na kamag-anak din ni Sister Olive, Lord, dalangin po namin ang iyong paghahari sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan, Lord. Maranasan ka nila sa kanilang buhay, O God. Magpakahayag ka sa buong Del Rosario family, O God. Ganon din po, Lord, kay Doktora Aishel Almasco, na ngayon ay naghahanda para sa kanyang pagiging isang ganap na doktor, Panginoon. Ang iyong pag-iingat at pagpapala at karunungan at kalakasan ang gagaling sa iyo, Panginoon. Cecilia Madronio, Panginoon, Lord, we thank you. Dahil gabi-gabi rin ay kasama namin siya, ikaw po ang magpala sa kanya, Panginoon. Ganon din po kay Lourdes Del Rosario, Lord. Panginoon, thank you dahil ang mga Del Rosario family ay patuloy mong pinagpapala, patuloy mong iniingatan at patuloy kang nangungusap sa buhay ng bawat isa sa kanila, Lord. Si Amalie Fakal, dinadalangin din namin siya sa inyo, Panginoon. Lord, ikaw po nakakaalam ng kanyang mga pangangailangan. Abutin mo po, O God, ang kanyang buhay, Lord. Sister Wilma Tamiing, Lord, at ang buong Tamiing family. Alam namin, Panginoon, may plano ka sa buong Tamiing family, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong paghahari sa buong Tamiing family. Sige, tuloy mo na. At dinadalangin po namin ngayong gabi ang pamilya ni Kim, si Aya, at saka si Alex, si Nico, at ang kanyang daddy at mommy sa ibang bansa. Panginoon, ikaw pong nakakaalam ng kalagayan ng kanilang buhay. Katagpuin mo, Panginoon, ang kanilang pangangailangan. And may your continuous protection be upon their family. Lord, salamat po sa buhay ni Jubert, na patuloy mo siyang ginagamit, patuloy siyang nagpapatuloy sa pagkakilala sa inyo. Salamat sa kagalingan niya, kagalingan ng buong pamilya niya, at sa pag-support mo, pag-provide mo ng kanilang pangangailangan sa gitna ng kanilang pagkakasakit. Lord, salamat po sa buhay ni Marnie Milion, na ikaw ang nakakaalam, Lord, ng kalagayan nila. Ano man ang mga dalangin nila, tugunin mo at protektahan mo po ang buong pamilya nila. Kung sino man po yung pangalan na Our God is Love, indeed, Lord, ikaw ang tumugon ng kanilang pangangailangan. Ikaw ang mag-ingat sa kanila. Yung declaration niya na Our God is love, be with her, Lord God, na punuin mo sila ng iyong pagmamahal. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Vicente Santa Ana, na alam namin na first time niya ngayon, pero ikaw ang mangusap sa kanya, ikaw ang kumatok sa kanyang puso. Ano man ang mga bagay na dinadalangin niya, tugunin mo ito, Panginoon. Hipuin mo ang kanyang puso, hipuin mo ang kanyang pamilya, i-provide mo lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Kaila Pastor Florencio Bustamante, Lord, kasama ng kanyang asawa na si Grace. Panginoon, nakikita mo po ang kalagayan ni Grace. Patuloy kaming humihingi ng iyong grasya, ng iyong awa, ng iyong milagro, Panginoon, sa buhay ni Grace. May your continuous healing, may your continuous provision, Lord God, be upon her, Lord, and the entire family, Lord God. Your protection be upon them. Salamat po sa buhay ni Sister Nerissa Duca at ni Brother June. Patuloy mo silang
protektahan, Panginoon. Salamat sa mga answered prayers. Salamat sa wisdom na binigay mo sa kay Sister Nerissa na siyang nag-exhort kanina sa church nila. Lord, we thank you, Father God. Sa buhay ni Brother Aldwin, Panginoon, patuloy mo siyang pagpalain. Patuloy mong tugunin, Panginoon, ang kanyang mga dalangin. Protektahan mo siya, i-bless mo siya, Lord, sa kanyang pagpasok araw-araw, Panginoon. Bigyan mo siya ng wisdom, protection, be upon them, Lord God. At si Jenny Reyes, Panginoon, na alam ko po na ikaw ang nangungusap sa kanya sa araw-araw simula nang dumalo siya dito sa ating devot, sa ating church. Lord, ikaw po yung may kapangyarihan na mangusap sa kanyang buhay at mag-transform at magbigay at maramdaman niya yung presensya mo sa buhay niya. Amen, Lord. Lord. Marami pong salamat. Salamat din sa buhay ni mga Garcia family nila, Kuya Jerry, Ate Joanne, the entire family. Lord God, continues your protection, your provision be upon their lives, Lord God. Sa buhay ni Marie, ni Arnel at ang buo niyang pamilya, Panginoon, patuloy kang magpahala sa kanila. Patuloy kang magprotekta sa kanila. Patuloy kang magpakahayag sa kanila na makita nila, Lord, ang iyong kapangyarihan ang kumilos sa kanilang buhay. Salamat sa kagalingan ng buong pamilya nila, Panginoon. Amen, Lord. Lord, salamat kay Leonora Katunggal. Katunggal, Panginoon, ngayong gabi na nakasama namin. Patnubayan mo po ang buong pamilya nila, O Diyos, at ingatan. Sa pamilya nila, Glad, ni William, ni Gwen, ni Sharon, ni Pastor Gilbert, Nanay Esther, at Tatay Ador. Si Gladiel na buong pamilya nila. Lord, ikaw nakakakita, nakakaalam ng mga ginagawa nila, ng mga kailangan nila. Pagpapala, Panginoon, ang ibuhos mo sa kanila at pag-iingat, protection, Panginoon. Lord, salamat sa buhay ni Pastor Moses Gamata, Lord, na patuloy mo siyang ginagamit, O Diyos. Patuloy mag-alab yung passion niya, Lord, to serve you. At anuman ang mga kahilingan niya, Panginoon, amen, ay tugunin mo, Panginoon. Pagpalain yes. mo po yung gawain na kanyang sinisimulan sa kanilang buong pamilya. At humipo ka ng mga tao, Lord God, upang malapit sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ni Rosemary, ni Ate Gemma na nasa ibang bansa. Ikaw ang mag-ingat sa kanila, magpala ka sa mga pamilya nila na naririto sa Maynila. Salamat po sa buhay ni Kay, kasama ng kanyang asawa na si Paul at kanilang mga anak na si Johan, si Mateo. Lord. Preserve their lives, Lord God. Amen. Ingatan mo sila. Pagpalain mo sila, Panginoon. Tulungan mo sila, Lord yes, God, Lord. Sa kanilang buhay. Alam po namin na maghari. Ikaw ang maghari sa buong pamilya nila. Ikaw ang malugod sa buhay nila. At pag sumikapan nila na makapaglingkod sila ng may katapatan sa iyo. Preserve their lives. Protect them, Lord God. Salamat po sa buhay ni Sister Suzette and Painado. Patuloy kang tumugon sa mga dalangin niya. Pagpalain mo po ang kanyang buong pamilya at protektahan. Si Karen Lecudo, salamat sa pagsama niya ngayong gabi. Yes, okay. Alam po namin na may mensahe ka sa buhay niya. Ano man po yung hilingan niya ngayong gabi, alam po namin, Panginoon, ikaw ang katugunan nito, O Diyos. Salamat sa buhay ni Brother Augusto at Sister Des Banganan kasama ng kanilang mga anak, Panginoon. Yes, Lord. Ingatan mo po silang lahat, si Brother Augusto sa kanyang pagsisilbi, Panginoon, sa bayan, nawa, ikaw po ang magbigay sa kanya ng proteksyon, Panginoon. At ingatan silang lahat, O Lord. Si Mylene Kabigting, Lord God, salamat po sa buhay niya. At nawa, tugunin mo ang mga dalangin niya. Si Dayanara Mendoza, Panginoon, ang kasama ng kanyang buong pamilya, mag-ingat ka po, maghari ka sa kanilang tahanan, Lord God. Si Sister Husta dyan, kasama ng kanyang asawa, lagi mong tinggin, Panginoon, ang panalangin niya, O Diyos, ang kaligtasan,
at paghahari mo sa buhay ng kanyang asawa at ng kanyang buong pamilya ang pag-iingat mo. Si Janice Panganiban, Lord, na Talyara na ngayon lamang nakasama, alam ko po, walang aksidente sa iyo. Ikaw ang mangungusap sa kanya, tihipot, magbibigay ng proteksyon sa buong pamilya. Si Stella, Kay Stella Centeno, Del Rosario, Panginoon, ingatan mo po ang pamilya nila, i-provide mo lahat ng pangangailangan nila, at ikaw ang magpapatunay na tunay kang buhay na Diyos sa kanilang pamilya. Amen. Dinadalangin din po namin si Lily Salanga. Alam po namin na ikaw ang patuloy na kumikilo sa kanyang buhay sa mga oras na ito. Lord, ang iyong Espiritu Santo ang kumilo sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Ganoon din kay Jennifer Camero, salamat po sa aming kapatid na ito na patuloy po siyang gamitin, Panginoon, sa kanyang pamilya, sa kanyang tahanan. Dalangin po namin, anuman ang kanyang mga struggle, Lord, ikaw po ang kumatag po sa kanyang buhay. Si Maricel Cacabelos, salamat po dahil madalas din po namin siyang nakakasama sa devotions na ito. Ikaw po ang magpala sa buhay niya. Ganoon din kay Sister Arlene Uson sa Urdaneta, Pangasinan, Lord. Dalangin ko po na naway katagpuin mo po ang panalangin ni Sister Arlene. Gabayan niyo po siya sa kanyang trabaho, ang kanyang buong pamilya, Panginoon. Si Ate Joanne Galang, salamat po sa kanyang buhay at naway maging pagpapala po siya sa kanyang mga pamilya, sa kanyang community dito sa DPS, Lord. Si Emma, oh God, patuloy po namin dinadalangin ang iyong patuloy na kaaliwan, kalakasan, kagalingan sa kanya, Panginoon. Salamat sa iyong sustaining grace sa kanyang buhay, oh God. Si Ate Chepo Goon, Lord, dalangin namin yung kanyang trabaho. Ingatan niyo po siya, bigyan mo siya ng wisdom at pagpalain mo po ang buong Pugoon family, Lord. I-honor mo ang kanyang panalangin at dinggin mo, Panginoon, ang lahat ng kanyang kahilingan sa inyo. Si Melody Lanusa, Lord, patuloy mong pagpalain din. Si Carm Rimas, Lord, si Jester, Lord, at ang buong Rimas family, gaya nila nila Sister Edna, sila Grace, oh Lord. Lord, maghari ka sa buong Rimas family at dinggin mo ang kanilang mga panalangin at patuloy mo siyang pagpalain, oh God. Ganon din kay Brother Ahmed, Lord, sa kanyang pagbabakasyon dito sa Pilipinas, dalangin namin na ingatan niyo po siya, pagpalain mo po ang kanyang trabaho, Lord. Even anuman ang kanyang mga dalangin, O God, tugunin mo ang kanyang mga dalangin, O Lord. At sa gabing ito, Panginoon, sa lahat ng mga kasama namin na nanonood sa YouTube, Lord, na hindi po namin nababanggit yung kanilang mga pangalan, pero alam ko, Panginoon, sa gabing ito, kumikilos ka sa kanilang mga buhay, pagpalain mo rin po sila, O God. At dalangin po namin ang iyong patuloy na proteksyon sa bawat isa sa amin. May your covering presence be upon us all, O Lord. Hinihiling po namin patawarin mo rin kami sa aming mga kasalanan at tulungan mo rin kaming magpatawad sa mga taong nagkasala laban sa amin. Dinadalangin din namin na lead us not into temptations, Lord, but deliver us from evil, Lord. God, may your covering, may your presence, may your blood be upon us, O Lord. Cover us with your presence, O God. At sa gabing ito, Panginoon, tanggapin mo po ang aming pagbibigay luwalhati sa iyo. Salamat po, meron kaming Diyos na katulad mo na nagmamahal sa amin. Lord, tunay po na walang makipaghihiwalay sa pagmamahal mo sa amin, O God. Maging mga karamdaman, maging kamatayan man, Panginoon, mga pagsubok man, O God, alam namin, mahal na mahal mo ang bawat isa. At pinatunayan mo yan dun sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na kung saan inialay mo ang iyong sariling buhay, O God. Inialay mo ang iyong sariling dugo, Panginoon, upang tubusin kami sa aming mga pagkakasala. Kaya nga sa gabing ito, Panginoon, patuloy po kaming makikibahagi sa banal na hapunan. Patuloy namin kinikilala, O Diyos, ang iyong ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Naghandog ka ng iyong sariling buhay, tanda ng iyong pagmamahal sa aming lahat. Yan po'y sapat na, Panginoon, upang purihin ka namin at pasalamatan sa gabing ito. Mga kapatid, sabay-sabay tayong kumain ng tinapay.
at pasalamatan natin ang ginawa ng ng Panginoon sa ating mga buhay. Salamat po, Diyos. Patuloy po naming pinasasalamatan ang iyong sakripisyo. Nagbuhos ka ng iyong sariling dugo para tubusin kami sa lahat ng aming karumihan, sa lahat ng aming mga kasalanan, upang kami magsigaling, O Diyos, at manumbalik yung aming kaugnayan sa Diyos. Pinagtibay ng iyong banal na dugo, nakipagtipan ka sa amin sa pamamagitan ng inyong banal na dugo. Panginoon, patuloy po namin itong gagawin upang hindi namin makalimutan hanggang sa iyong muling pagbabalik. Mga kapatid, sabay-sabay tayong uminom na may pasasalamat sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon para sa ating lahat. Siya ang ating kordero ng Diyos sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hallelujah! Hallelujah! Amen and amen. Maraming salamat sa ating Panginoon sa ginawa niya para sa atin. Maraming pong salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong gabi. Tunay nga, walang makakahadlang. Kahit po kami ay nakamas, patuloy po tayong mag-aaral sa salita ng Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, nawa magkaroon tayo ng kapayapaan sa presensya ng Panginoon. God bless everyone and good night. Ingatan po tayo ng ating Panginoon. Don't forget to share, like, follow, and subscribe.